Duda ang NBI na tinangkang halayin ni Vong Navarro si Denise Cornejo batay sa CCTV footage na kanilang sinuri. Ang DOAJ naman handa nang maglabas ng lookout order kasunod ng balitang balak nina Cedric Lee at ni Denise na lumabas ng bansa patungo ng Singapore. At live sa NBI sa Maynila, magbabandila si Jenny Reyes. Jenny, gaano ba kahalaga ang CCTV na ito sa investigasyon ngayon ng NBI? Julius, malaking bagay itong CCTV footage ano, dahil magkaiba ng kwento si Vong Navarro at ang kampo ni Denise Cornejo. Ayon naman sa NBI, kahit pa hindi nakikita doon sa CCTV footage ang mismong nangyari sa loob ng unit ni Denise, malaking bagay na raw ang CCTV para pagdugtong-dugtungin ang mga nangyari ng gabing yun. At naniniwala ang NBI na suportado ng CCTV footage ang naging pahayag ni Vong Navarro. Sa kuha ng CCTV sa lobby ng Forbeswood Condominium, 10:38 ng gabi, dumating si Vong Navarro. Pagsakay sa elevator ay makikita pang nag-aayos ng sarili si Vong. Makalipas ang 2 minuto, si Denise naman ang bumaba sa elevator at lumabas sa lobby. 10:41, dumating naman si Cedric Lee at sumakay sa elevator habang hawak ang kanyang nakatiklop na kamao. Makalipas lang ang 2 minuto ay dumating naman ang 2 lalaking kasama ni Lee at umakyat din sa elevator. Kinilala ang isa bilang si Ferdinand Guerrero. Nakita rin noon si Denise at Bernice Lee na may kausap sa labas ng lobby. Isang lalaki naman ang pumasok na tinukoy ni Navarro sa pangalang Mike. Pumasok sa lobby si Bernice at muling lumabas kasama si Cedric. 11:01 ng gabi ay sabay-sabay nang pumasok sina Denise, Bernice at Cedric. Ilang saglit lang, sabay-sabay namang sumakay ng elevator ang 2 lalaki na hawak-hawak ang nakasumbrerong si Vong. Kasunod na nila rito sila Mike, Bernice, Cedric at Zimmer Ras. Huling pumasok ng elevator sina Denise at Guerrero. 11:13 ng gabi, lumabas ang grupo kasama si Vong, nakitang nakagapos ang mga kamay. Duda ang NBI sa sinasabing ni-rape ni Vong si Denise, lalo't lumabas si Denise 2 minuto lang mula nang makita sa lobby si Vong. It's not possible yung sinasabi nilang attempt to rape. Very glaring dito sa ating footage na there was no incident na si Denise was inside that room. Kwento ni Cedric Lee, nakita niyang nakapatong si Vong kay Denise, pero sa video, makikitang bumaba si Denise bago umakyat sa kwarto si Cedric. We were supposed to pick Miss Denise. Fortunately, the door was unlocked, so we were able to go inside. Wala naman tao doon sa sala. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ang isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise. Papunta ako doon sa sofa, bigla siya lumabas. Pagharap ko, palabas na siya, may lumabas ng lalaking nakatutok sa aking baril. Kung nahimay na ng NBI ang CCTV footage ng kondominium, ang Taguig PNP wala pa ring natatanggap na kopya nito. Kaya balak na nilang idemanda ang security agency at management ng kondominium. They have defied the law. So, yun lang. Pinapakita nila na hindi ko lang alam kung meron silang tinatago. Kasunod naman ang balitang nakatakdang tumulak patungong Singapore ang isang nagngangalang Cedric Lee at Denise Millet Cornejo ay nakahandang mag-issue ng lookout order ang DOJ. Naghihintay lang sila ng request mula sa kampo ni Navarro o di kaya ay sa NBI. Julius, naghihintay na lang ng isa pang CCTV footage ang NBI na ni-request nila mula sa kondominium at sa security agency nito. Ito ang CCTV footage na magpapakita kung anong oras dumating sa kondominium yung 2 pang kasamahan ni Cedric Lee. Dito kasi makikita yung timestamp kung sila ba ay mas maagang dumating at kung ganun nga na nauna sila ay patutunayan nito ang sinasabi ni Vong Navarro na pagdating niya sa unit ni Denise Cornejo ay meron ng 2 lalaki doon na naghihintay sa kanya. Julius? Maraming salamat, Jenny Reyes.